Pakiusapan mo, pag bumalik pa, putulin mo yung ulo. Utos ko yan. Madali na sabihin sa inyo. Alam ninyo na hindi ako nagbubula ng tao, lalo na ang kapwa Moro. Sinabi ko kay Kagi Murad na, alam mo, I have 2 years left and I want the barn to really evolve into something that is a functional, regional, autonomous government. Ngayon na, sabi ko kay brother na pag wala naman akong sinabi na ako lang ang marunong, ako lang ano. But we do not have an idea of the pandebles of life kung sino ang susunod sa akin. Tutal na pag-usapan na rin yan ng matagal. Nakipagpatayan kayo sa gobyerno. Alam mo, sa totoo lang, after the war and the loss of lives and everything, at the end of the day, maghawak ka ng baril, it has no meaning at all. Kung ilan ang napatay mo, o ilan ang natakot mo, o ilan ang pinasabog ng mukha, no, hawakan mo yan. Pagkatapos, sasabihin, at the end of the day, anong maibigay nito? Ang maibigay ng baril, baril rin. Walang katapusan na. Ang Moro nagtitiis. Pagdating ng mga Espanyol, yon ang perdisyon ninyo. Walang, ang mga kapatid mo ninyo, walang kasalanan yan. Yung mga Tagalog, binula tayo ng Amerikano. Go to Mindanao because it is the land of promise kasi ang Moro ayaw magipagtrabaho sa kanila. But maraming mahirap noon pa. Ang tatay ko, nagpunta dito kasi, ano, abogado siya. Pero alam niya, walang nangyari sa buhay niya doon. So, pumunta siya ng Mindanao. Binala niya kami. Hindi naman namin alam kung ano ang istorya na, na inagaw tayo ng, well, sinabi lang, napupok yung who discovered the Philippines. Tang, ano ang discover? Nandito na tayo. They occupied this land for 350 years. More. So ginawa tayong alipin. Wala tayong magawa. Wala tayong baril. Wala tayong gunpowder. Pagputok niyan, takbo lahat. Maski na gaano katapang ng Moro, kung hawak mo lang ay iyong sundang, napatay. That is why ang history natin is full of repression. Ang Christianity was imposed on the Visayan, the tribe, the Hiligaynon, no. Ang Visaya, ang Cebu, is Subbuanon, ang tribe nila. Yun ang pangalan nila. Hindi yan Cebu. It's Subbu. At ang mga tao doon ay Subbuanon. Kaya lahat tayo, at it was at the cost. Noon pag ayaw mong mag-convert, parang squad ka talaga. If you do not swear allegiance to Jesus Christ or God, patay ka. Anong magawa ng kapatid natin? Anong magawa namin noon? Ang mga pinuno ko, mga lolo ko, anong magawa niya? Puro man tayong Malay, Indonesia, we come from a same stock. Ngayon, continued until today. Alam mo, may sabihin ako sa inyo. Iraq was invaded by America on an excuse or pretext that there were weapons of mass destruction. Pumunta sila doon at pinatay nila si Saddam. Walang weapons of mass destruction. At kaya lang, yung mga sundalo noon na tumakbo, natakot sa bomba, walang manalaban eh. Nagrupo-grupo yan. Kaya yung ISIS ng Iraq
pati Syria. Yan yung mga noon, mga sundalo na bata, at pumasok na lahat. At galit sila. Pero nandiyan na, kasi itong mga Amerikano, dinadala nila sa eleksyon. You will not begrudge me because I am one. Ang Muslim is a feudal setup. Kaya kung magtawag ka ng eleksyon doon, magulo talaga. Yung eleksyon is a sham. Puppet yun ang mga leader nila ng Amerika. And it has not brought peace. Tignan mo ang Iraq ngayon. Then Syria at Akkad. Binububa yung... Alam mo, sa totoo lang, when you are already evolved into something which is really regional, at merong kayong sariling armed forces o police, payag ako. Mag-aranas kayo. But you know, you have to kill the terrorists. Hindi madala yan sa pausapan. Maglamano lang kayo pag magsabi, brother, peace, salam. Hindi yan naniwala. Because they have interpreted itong Quran in a very atrocious, monstrous interpretation na magpatay ka ng tao. Pag magpatay ka ng tao, kapaski dito o sa Iraq o Syria, Libya, ubos, puro dysfunctional talaga. Now, if we are not careful, we should avoid. The foreign government should assert its authority, at kung ayaw nila, patayin ninyo, because those were the guys that create trouble in the people. Wala nang katapusan. Pareho na tayo ng Syria. At baka hindi ako ang presidente magkalat. Pagkalat yan, bumba dito, bumba doon. Yung mga terorista, bumba dito. E kung matapos yung pasensya ng national government, e kung gamitin na yung ilang jet yan dyan na F-50, tapos bumbahan dito, bumbahan doon. You think that the tribe of Maguindanao will survive against the national government? Wala eh. Ang magdating sa atin, destruction. Kagaya ng 1972 campaign, Black Shirts. Anong naidulot doon? Ako may sentimento ako dahil dyan nga. But that is part of history. You have to correct history not by arms but by dialogue and peaceful means. Ngayon, kung ayaw mo makipag-usap, gusto mong sirain ngayon ang setup, hindi pa nga lumaki, maputol na, eh puta, papatayin na lang kita. Why should I let you live? Why should I forgive you? Just because you are a Christian? Or you are a Muslim? Same ferocity, same brutality, same lahat. O kailan pa makatikim ang muro ng Mindanao na makasali sila? Alam mo, mga kapatid ko, Bilipisaris, humihigpit ang mundo. Maliit masyado ang mundo, bilyon na ang tao. But if you are fortunate to be a beneficiary of a land reform program at binigyan ka a place of your own, iyon na yan. Yan ang maibigay mo sa anak mo, sa anak mo. Nobody will take that land away from you because it was given to you by the authorities. Ito, karamihan ng beneficiaries, because we promised you surrender and we'll march and we will support you. Kaya dito nga si Manny, man, you have to do more. Para kang, titimon-timon mo lang ng konti. Kailangan yung mga opisina nila, kung ano ang kulang, sabihin mo, total, may pera man. Pwede ba tayong humingi ng additional? I will, maybe, allow you to have your own force. But do not use it against the very entity that created you, which is government. Binigay na sa iyo ngayon, ano pang gusto ninyo? Nang sabihin mo,
Pangina mo, huwag mong sirain ito. Kasi pag ginulo mo kami, madadamay lahat. Eh kung madamay lahat mga anak na magpatayan o bomba, yari-yariin na lang kita. Yan ba naintindihan nila? As long as for the soldier, patayin ninyo. Kasi pag hindi kayo talaga patayin, lalagyan kayo ng bomba. Ano man, it's not human right, it's human wrong. Totoo yan. You have a barn, it's a bit peaceful. The only thing is that there are terrorists affiliated. Anong pakialam natin sa mga Arab doon? What? Religion? Look what they did to the cause of Islam. Anong ginawa nila? Sinira nila ang Syria mga bata hanggang ngayon. Napakaganda ng Syria noon. It was the shining body on the center of the earth. Tingnan mo, hindi na kaintindihan. Pumasok ang Amerikano, pumasok ang Russia, wala na ang Syria. Yan ang problema. Hindi ko sinasabi ni Puno po, Diyo po kayo na patay ng kapwa ninyo. Eh, may marami dyan, Kristiyanos rin. Risale mo na. Kasi pag hindi, sisirain nila itong barn, tapos magulo, then you cannot develop as envisioned by Murat. Yung dream ninyo na palakihin ito, nandito nga ako mag-alala eh. So organize the government as a working government. Total ang assistance nandyan. In the meantime na wala kayo masyadong income, there's the national government. Nandyan ako. For the last 2 years na nandyan ako, gawain na ninyo lahat. So kasi, pag wala na ako, na, kung sino ang, kita mo naman ang nasyonal. Magpunta lang yan dito, mga putang inang yan pag-eleksyon. Tapos magbigay ng tulong ngayon. Tapos wala, kalimutan lang kayo. Then, you're abandoned. Wala na, you are not in the telescope of Manila. Hayaan lang kayo magkagulo. Padala na naman ang army dito. Pag nandiyan ang army, walang purpose. There's no other purpose for the armed forces except to quell the rebellion and to kill. And be killed in return. So, but the hatred will remain. So yung nasaktan dito ngayon, hindi naman taga rito yan, tapos foreign yung ano na. Ano pakialam natin dyan sa Arab na ito? Let's see. They have not even, wala silang respeto sa Islam, wala silang respeto sa upuan ng tao. I'm just reminding you na avoid that scenario. Opakan ninyo. Do not allow them. If you see them in the street, pakiusapan mo, pag bumalik pa, putulin mo na yung ulo. Utos ko yan. Kasi alam mo, it will create more trouble and more deaths. Pataya na naman. Bumbahan na naman. Kayo, you are in the prime of your life. Karamihan dito. Isipin naman ninyo yung next generation ng Moro dito. For Diyos, tignan ninyo yung mga apo ninyo kung paano lumaki na ganito. Either you establish a peaceful regional barn. Bahala na yung iba yung hindi nila sumali. Let them suffer. Hindi sila sumali. So yung grant, wala. Kukunti lang. What you get is the government pareho ka rin ng ano. Ito ang tanggap ng mga assistance talaga. But you know, barn is a growing political entity. It has to be protected. It has to be enhanced. Kaya ang tao ko talaga dito, because you understand local government, si Manny Piñol. Paulin, tingag na mo sa Ilunggo. Dari away. Dari away, Ilunggo. Di ba tulong sila sa problema natin? Alam mo, if you kill 20 Ilunggos today, so, what would the others do? Pwede magdandahan yan, isa, dalawa, tatlo, hanggang maging makabagal.
because you do not have the monopoly of arms. And yung hatred, tanggalin niyo yung hatred sa ano. Wala talaga ganun. We are brothers. We were captives, as you were. Nauna lang, oh, pagdating ni Magellan, upak dito, upak doon. Pabuti na lang sila Pulapo, yung tausog na yun. Pagkailan sila Pulapo yung figure niya sa painting. Huh? Yan sila Pulapo ang tausog. Eh, pinipilit niya yung Biblia. Eh, hindi marunong magbasa yung isa, di nag-ilit ang ulo. Bakit pa ko bigyan ng, ayun, pinuto lang ulo, may race it. Kaya kung nandito, buhay lang tayo noon, ay hindi mangyari itong ganito. Ay, no, paglanding pala ni Magellan, no, sampal mo, tanggap na sa akin. Ngayon, it's the 500 years anniversary. Alam mo na, yung isang reason, the one to highlight, celebration at imitahin si, alam mo na. Why will I celebrate? Bakit ako mag-celebrate sa putang inang yan? Pagpunta 500 years of buwa, of oppression, ang ginawa, pandit nila dito, mag-celebrate ako 500 years pagdating nila, putang inang sinisurte kayo. Eh yung mga Pilipino na pinatay nila, yung mga Moro na minasakir nila, yung mga Bisaya, noong unang panahon, pag hindi ka nagsimba,